ba natin yung ibibigay ba natin yung slot ng Farsa? Kasi parang hindi may Yuzong ha, kailangan iban yung Yuzong. Yeah. Mm. So, pero ang pwede nilang gawin is mag-ban sila ng iba, tapos kunin ng Bren si Farsa, kunin nilang Yuzong. Yuzong eh, hindi ko sure kung ang trade na yon ay matuto ang Cignal Ultra, pero ang Bren Esports will gladly take matutuwa, that. Matutuwa. Kukunin pa rin nila yung Farsa. Kukunin pa rin nila yung Farsa over Yuzong. Unless, may ibang plano kay Few. Kasi, flopsy pa rin naman to eh. Yes. Diba? Nakadepende actually sa hero pool. Iniisip ko lang na yung hero pool ni Few mas malaki pa rin ngayon kumpara kay Flopsy. Anytime, pwede pa rin si Few naman na mag-chango dito. At pwede pa rin nila ipagpatuloy yung laban. Bibigay ang Yuzong, pero pwede rin Khalid. That's one possibility. Tingnan natin ngayon ang hero dito ni Flopsy. Alright. Auto Yuzong dito? So Khalid yung kabila siguro, no? Khalid Cho, feeling ko, para sa Cignal Ultra. Kaya side lane Cho? So, Ben, sanity ba nagka-Khalid? Ay, nag-Cho? Actually, nagsusupport Cho. Din ang Cignal Ultra. Pero kasi pwede mo na siya i-deny kasi yung Bren Esports, kukunin din yan. Sure yan, sure. Kay Lasty. Kailangan mo high deny na eh. Mas mataas yung value ng pag-deny kay Lasty. Piling ko ka dot-binan na lang kaysa Uranus. Oo. Kasi parang pwede, kaso yung Uranus ngayon ay, lagi ko sinasabi, dahil autoban ang Esmeralda. By the way, kung hindi nyo alam, autoban po ang Esmeralda. Yeah, opo. Nung in-announce yun, sabi ko, oh no, hindi na pwedeng ibigay ng red side ang Uranus kahit kailan. Mm-mm. And I think na last week, lahat ng Uranus bigay nanalo. Grabe. Hands on deck. Chango, Khalid. Alright. Okay. They're eyeing Few kaagad. Or baka, nanigurado ng di mawala ng hero si Imba DJ. Oo. Pwede rin. Nanigurado. It's na. Kasi ang hirap i-sidelane yan. Tama naman. Pwede naman pala i-sidelane ng Chango actually sa Yuzong. No? Yes. Pero alam mo yan, yung matchup is not direct. Ito lang ang problema. Bigay. Bigay talaga yung show. Ngayon, ang Bren Esports, kumukuha sila minsan ng ng Ling bigla sa mga ganitong lineup. Pero piling ko, YSS, something very safe onto Carl Z. Alam niya makakapag-farm siya. Alam niya yung mga taga-Cignal Ultra will fight from a distance, especially with his Chango pick. Baka yung Cignal man magpakita na rin ng Hades Zero dito. And maganda rin dito is parang flex din yung pang iyon dalawang to mula sa Cignal Ultra. In fact, yung Khalid pwede nga biglang itank nila yan eh. Or we don't know. But we are sure na sobrang vital ng mga flex picks ng Cignal Ultra kasi anytime pwede nilang gawing support itong Chango or side lane. Indeed, ladies and gentlemen. And of course, what we have here is membro dito ng Cignal Ultra. They're taking their good time. Uh-oh. Ladies and gentlemen, alright, so the support yes will be revealed here mula sa side ng Cignal Ultra. Decided to give the Kufra for Ben Sanity. And that is the thing, no? Ni-reveal na kaagad nila. Inalis na nila yung flexibility ng picks dito. Pero okay lang. Kasi on the Khalid. Yes. So, Bren Esports, on the flip side, mukhang hindi pa rin nila nare-reveal. Pero kasi naman, knowing Bren Esports, alam ko na lalagay talaga nila yan si Cho kay Lusty. Lusty? Yeah. I think yung mga next picks na dito para sa pares sa teams ay next bans pala, sorry. Bren Esports, pwede sila mag-ban ng back-to-back Roger Ling. Diba? Pwede nilang gawin yun para ma-limit yung Cignal Ultra. Samantala, yung Cignal Ultra naman, pwede nilang ubusin ngayon ng tax. Ito yung gusto ko talaga sa 10-band system. Eh. Parang iba yung target ng teams sa first phase, iba yung target nila sa second phase. So, ayun na, nakita na natin ang ban sa league. Okay, nagbago na ng direction ngayon dito yung Bren Esports. They started feeling na, sige, Hades tayo. Let's go and disable Hades down because clearly, napaka-rewarding mag-ban pa rin ng mga cores. Whereas, Cignal Ultra can still start targeting. Oh my God, can still start targeting Few here. Pero nag-alala ako, nagbaban sila ng Atlas, tol. Uh-oh. And that's what I worry kasi are they thinking na bukas pa ang last hero? Knowing lang yung tendency talaga ng Bren, Chong lasty talaga eh, no? They go ban na Balmond, okay. Para Cignal Ultra. Kakaiba, no? Parang, siguro sabi nila, hindi na akin talaga alam, so mag-ban na lang tayo ng mga heroes na medyo mahihirapan tayo. And so medyo na tayo safer. Bren Esports mag-ban to ng core, absolutely. So I'm thinking Roger or Lancelot para sa kanilang ban. Alam mo, sa MPL, para sa akin, mas okay lahat ng limang bans mo, target bans. Eh. Hindi ko gusto yung mga, nasa gitna or meta bans ka lang. Dito na medyo nagsisimulang tumagilid ngayon yung direction. Para sa akin lang, ha, ng Cignal Ultra. No, Cignal Ultra. We got the thumbs here.
Okay. Nailalis naman ng Bren Esports. They're eyeing Rhea here. Yep. Pero anong natitira ngayon para kay Hades? They're willing to face the Lancelot ni Hades siguro dito. Oo, kasi well they don't well, yung Kufra nandito sa Signal Ultra so baka i-pick yeah. ng Lancelot na medyo safe. Pero di ako magulat kung biglang Bruno or something like a marksman Claude actually para sa Signal Ultra. Kasi parang yung Bren Esports dito parang sige take niyo yung Lancelot or yung Roger. Piling ko nga ano handa eh. Kami diyan. Piling ko nga imba DJ Hero na muna eh. Ipakita na kung ano baka magiging imba DJ. Magrapa bigla no. I-save na muna yung ano. Alice. Ayun, imba DJ Chango. Okay. All right. Bren Esports ano? Ah. I think baka gusto mag-garit ng Signal Ultra dito. Oh, yan yung magiging yun din yung nakikita ko kanina aside from the Roger no. Oh. If after accounting for the Lancelot. Pero back there goes the back siya. That is an automatic one. And no, we will. So, okay. So, side lane? Side ano, lane. Off lane? Oh, hindi. Sorry, position 4, Lunox? This is, it seems like ganun nga ang mangyayari dito. Pause for Lunox. I believe yung Bren Esports, binibigyan nila kay Rebo yung back siya. So, Rebo, back siya. Lusty. Or hindi, Lusty, back siya. Future? Wild card nito. Yeah, pero I believe na igagawin nila si Few Lunox. No, mukhang eh, no? Uh-oh. Mas parang parallel kay... This is a new flex. Uh-oh. I mean, not a flex, but this is a new approach mula yes. po dito sa Bren Esports. We are set to learn something here. And that is chosen with Bren Esports knowing na pwedeng magka-Lancelot. So, looking at the swaps ngayon, it seems like, mga kaibigan, si Rebo nga talaga ay mag-back siya. Hindi to bago. Lagi na ito ginagawa. And the idea is, hindi siya yung off lane na makakuha ng wave clear agad or stay lane. Pero napaka-aktibo na off lane. Mm-hmm. And again, napakulat. Looking at Signal Ultra, wala ang nakakatapat dito Lusty sa ating back siya. Lusty pala. Yep. So, ito. Ang problema dito ng... Actually, dami problema ng Signal Ultra. Una sa lahat, yung kanilang Chang'o ay medyo controlled. Hindi pala medyo, talagang controlled ng... almost kahit sino mula dito sa Bren Esports. Samantala yung Lancelot na pick ng Signal Ultra, medyo kita mo na siyang mangyari. See it from a mile away, sabi nga nila sa expression. Kaya parang handa yung Bren Esports dito. In fact, back siya, hindi takot sa Lancelot. Yeah, of course, counter for the Alice din, di ba? Ganda nung pag... Early game! Early game! For? Focus ang Bren. Because okay. Alice is such a big hurdle by the late game. Yes. And actually, pwedeng mag-stall out din ng grabe yung Signal Ultra using the Chang'o. Yun yung nakikita ko. Kaya rin pala dinagdagan yung firepower yep. using the Lunox on that position 4. My God. Very interesting approach. Mage support. Grabe makiduol yung Lunox sa pagsasimula. Totoo yan. Kung paluan, no? At mangyari dito makakuha siya ng level 4 agad, which means na threat palagi. Ang ating Lunox. You can see in the middle, 1-3-1 for both teams. Back siya facing against the Alice. Gusto niya tong matchup na to. Tingnan mo, oh. Tingnan mo yung buga ng damage. Sakit mula sa Lunox kaagad, di ba? Mm-hmm. Abdi nun, actually, grabe yung bawas kay Hades nun. No? Kung sinubukan lingon na niyata nila, courtesy and lusty yun. Malaking disruption. Pag look at you here, nampupoke lang talaga siya using the first game. Si Starlight, tapos si Rebo gumulong na. Kwersado na yan, Tol. Sigurado yun doon. Tapos flicker, and ang ginawa ni Lusty ngayon. Because he knows the combo will be completed. Even though might be going down under the turret, nagpakagat na lang kay Arbok. Oo. Pero yun, dali ka agad si Hades. At hindi lang yan, kaya Shin na burn din yung retribution. If hindi namatay si Lancelot no moment and alam nila na magko-contest yung Bren Esports. And what is the result? Si Cartesi, sobrang saya ng buhay. Napapagisa na. Gusto ko lang bumalik ng konti dito dun sa firepower ng Lunox na feeling ko pag gusto nyo maglaro ng position for na mage, ito yung gusto kong word of the day for you guys. Mm. Trading na tinatawag or palitan ng bato. Lugi ka sa Lunox kasi may lifestyle. Eh, no? Yeah. Lagi niya lang dito yung may heal. Tapos may kasamang minions pa. May pag tinamaan yung Starlight Pulse, hassle sa mga hassle. Kaya kung napansin mo dun sa paglito ng Signal, napakatapang ni Q. Tatlo yung kalaban ha. Oo. Walang ibang support na kayang gawin yun. Kasi ang gagawin lang niya, literal, pag first kill lang yan na may heal. Tapos yes. Okay na. Yes. Tapos hindi niya siya nag-auto-attack. Talagang nagda-drop lang ng first kill dito. And look at Rebo here. The way the sidings are initiated kaagad ni Rebo. He's setting up for the dive. Diba? Using that back siya, followed up ginawa ka agad nila Lusty dito. Lusty has done yung second dive para sa larong to. Yeah. So, kita mo agad yung aggression ng Bren talaga dito. I think
totally eyeing the early game nga. Oh, para yes. lang hindi na makuha na. Kasi ang iniisip ng mga tao, yes, may Jiro naman po ang Alice. Pero ang isa sa mga na-overlook sa kanya, kailangan ng oras ng Alice. Yes. Kailangan niya ng time. Kailangan niya ng blood orbs. Kailangan niya makuha yung kanyang lollipop. Mga, kailangan ng lollipop. Kailangan ng lollipop. Nung mga ano niya, yung mga dagdag niyang ano, looking utilities. At you now, targeted natin 2 minutes 30, magle-level 4 siya. Mm-hmm. Jump by Bensanity doon, ha? Kailangan na mag-ingat, ha? Oh, side brush tayo dito, mga tol. Hindi ko makita yung health bar, pero that's it. Nice kill. On to flap. Here comes the cavalry. Mula sa side ng mga taga-sig. Bigla tayo. Habol pa rin. Brilliant. Uy, kuha pa rin naman. Kahit pa paano, chaos, darkening dito. Divaring view, 2-4-1. And of course, masyadong maasim na yan mula dito sa Bren Esports. Cignal Ultra takes the win. Oo. Ganda nung kill din kay Flap TZ. Apat ang hinapin ng Cignal Ultra doon. 2v4 eventually. But I think okay lang. Sulit. Kasi kailangan din nila nung recovery nga natin. And actually, sobrang nakatikita dito sa Bren Esports. Hindi natin napansin ang Cignal na pala ang numalamang sa overall gold natin. Kasi. Well, dalawang kill yun eh. Tapos feeling ko may bounty, may kill count yun nata si Lasty for that part. Pero silipin lang natin, remember that one lane also is being left here. That is of the Rebo lane, no? Kahit papano. Well, they are involved onto the turtle, offsetting kagad ko naman yung lead na na-establish dito ng Cignal Ultra. And then, what I like about Alice naman, kahit sabihin natin nag isa siyang hero na kailangan ng item. Normally, sa mga Alice drops, parang tumatagal talaga ng late game. Kasi ang nature ng hero is magaling siyang mag-clear ng wave. Yeah. At ang hirap niyang habulin. Yeah. Oftentimes, hindi na sulit na habulin ng isang Alice. Yeah. Right? And tama ka dun, paring Wolf eh. Gusto mo umabot ng late game, oo. Hanap ka ng hero na clear ng wave. Oo. Malabo kayo mapush kung walang minion yung exactly. kalaban. And alam natin, thumb. At least para sa mga nag-a-Alice dyan, meron kayong isang lane na hindi mapupush. Sure yun for the Alice. And actually yun nga eh, kung talagang ano, well versed yung Alice nyo and marunong sa positioning ng kalaban, madali makatakas talaga. No? Man, itong Cignal Ultra, sabi na nating ang weird eh, yung Bren ang may early, may late game na lineup na core, na carry, pero mas malaki sila early game. Pero mamaya natin magsasabi. Nice stoppage doon ha, parang yung Perpublicker pa rin! Nakumbuti na lang, natapos na yata yung Chaos Darkening, pero marami pang pwedeng ibuga. Meron pang skill na ikalawa. At tingnan natin ngayon, nakapag-proc pa ng kanyang Brilliant Stall. Hagip na hagip. Dahil talaga ng hero. Well, alam mo yun, pag nakabuelo, tingnan mo, round to Chaos Darkening for that fight! Salong-salo na yung stars. Tama na, Pew! Kami yung dating team mo! Cignal Ultra, yo! And of course, you got 2-4-2 on that trade. Ay, sobrang... dalawang Chaos Darkening. We can see the power of the Lunox. At nare-remind tayo kung bakit ba autoban tong hero na to mga 1.5 years ago. Yeah. Pagka-introduce. Isa sa mga pinakahunang hero na mas maraming skills. Apat yung skill. Pero, kidding aside, gusto ko pinunitap na. If you coming from Cignal Ultra before, and also gusto ko lang sabihin si Flap TZ din po. Ang unang team ni Flap TZ was Cignal Ultra. At nagkaroon ng marahabang time na sanggang dikit itong si Imba DJ at itong si Flap. Kahit sa mga streams nila, sobrang dikit niyang mga at... I kind of feel na baka may alam itong si Imba DJ sa mga nuances at tendencies ni Flap. Ano din ha, talagang Action Jackson yung gusto mo ulit dito ng Bren. Buti na lang yung Cignal, winning. Maybe to take the fight on that part. I kind of but feel that this is like a classic approach on a game na, alam mo yun, parang agresibo ka muna. Yeah, last year, it was able to complete that steal pa rin. It's an El Clasico. He was doing it with a Grok. Why not do it with a Cho? Okay, so kanina na-mention ko about yung early game versus late game nito. Looking at yung course ng pares game, si sa Bren Esports, it's Season Shin. By the way, ano to ha? Ode to the classic last team na laging may knockout ng turtle. Oo. Kahit ilan yung kasama niya dun sa base. We got the very beautiful slow-mo dyan. Sinayawan ni Last. Nakabalik, nakalingon pa eh. Oh. Actually, siya yung pinansin kaysa sa turtle. Pero nakachingas pa siya ng huling paninikmura doon. Talaga. Mm-hmm. Okay. So mag-aaroon na rin ng clash dito. It seems like Last... Oh, what a dodge. Yeah. Nice dodge. Hey, nice dodge there. Yeah, Phantom Execution kahit papano. Pero Phantom Execution, ginamit pag re-engage ngayon, wala nang brilliance. Ang lalim ni Feud doon. So totoo lang. Ganun siya kawiling talaga kumuha ng dive dito. And there goes Coltsy. No minion wave. Isang tigra na lang yung Torre. And enough steal on the position na nakuha dito ni Imba DJ just to feed Coltsy with that meteor. With that meteor. Sorry, man. Of course, tingnan natin ngayon. Flopsy ang sunod na phones doon.
miyembro ng Cignal Ultra. Ikot talaga. Kita mo naman tong Yuzong na to. Sobrang balanced talaga. Now si Lasty to the side. Chujin flickers in. Of course, with his blood. All the bloods that he can spew out. And that should be it para kay Flapsy. Malaking nakuha dito ng mga member ng Sig. That's a 3-for-none. Oh, wow. So, looking at Cignal Ultra, yung kanilang composition, kapag nag-group up ang kate talaga. Oo. Kasi Bren Esports, maganda rin sana yung kanilang team fight in the early game. Meron sila magandami team fight tools. Siguro problema lang is nag-audition sila, Cignal yes, Ultra. Yes, yes. At sabi ng Cignal Ultra, lahat kayo tanggap. Tsaka ang lalim ni view. Ang lalim ganun. Okay. Also, I wanna go back to sa dimension kanina, question. Mm-hmm. Early game ang lineup ng Bren Esports, yung mga supports. Pero yung kanilang carry ay late game. So weird, di ba? Kasi yung Cignal Ultra naman, pang late game yung mga side dish. Pero yung main dish nila, which is the carry Lancelot, pang early game. Pang early game, so, yeah. So sinong mas lamang ngayon sa ganong klaseng comparison? Yeah. Actually, binanggit ko kanina na late game yung Alice. Pero syempre tinignan ko rin yung core. Lancelot Early sa away talaga yan. Tama. So baliktad Baliktad na baliktad yung lineup nila dito. And I'm excited, curious to see kung paano mag-execute parehas. By the way, Hades has been playing well. Tsaka sulit na sulit ni Hades yung pack na anlalim at mapang-abuso si Few dito sa kanyang pwestuhan. At mukhang wala na yatang magagawang steal din dyan for the round 2, yung last din natin dito. That's gonna be it. One kill, one turtle. Oh, Cartesi, ginamit yung ultimate para sa vision. May palitan! Oh my! Grabe! Tag team! Tag team sa totoo lang. Between Rebo, between Lasty, at sulit na sulit nila yung mga tank nila mismo that allows in for currency na makapag-traceless. Tapos meron na, shala-hetsala! Dragon bigla dito! Makikita mo yung Khalid na wala. And that's it! That's gonna be a 2-for-1. Bumawi naman yung Bren. Oh, nakita dyan, sobrang synchronized pa rin sa team at nag-init. I would say, yung Cignal Ultra, kahit pa sabi natin kung patapos ng laban, isa na ito sa pinakamagandang laro nila. Yeah. Iba yun, no? Pero ano, medyo Asimus Maximus yun si Pew doon, ha? Ang layo, I mean, I kind of feel, yeah, he's playing Lunox, pero he's playing the same aggression as the way he does with Farsa. Baka kasi akala niya core pa rin siya, mage pa rin siya ng before. Oo nga eh. Napi-feel niya. Sipin mo, nasusutan ni Hades ng Phantom Execution, di ba? Parang, baka trip niya antayan naman kahit papano, di ba? Ayun lang. Face check. Hirap eh. Uy! Ganda ng timing ni Lasty. Ni Lasty talaga. Hindi ka basta-basta makalusot eh. Nanigurado dun sa first kill. Oh my goodness. Diba? For ang galing nun. Pagbitaw ng first kill, sakalang tumadyak. Oo. Nga, Turk. Alam mo na yun eh. Pag alis ka, instinct mo talaga na mag-first kill para kumawala. So si Lasty. Yan. Okay. Sige. Kain ka muna ng paa. That was amazing mula kay Lasty. Iba talaga ang makikita natin. Actually, sabihin ko sana na nung nagpe-play-by-play si Shinbu, sabi ko, ay wala, di mamamatay ang Alice. Mm. Buti na lang pala, di ko binitaw yung sabi ko. Alam mo na yun. Yun nga, para ka rin yung Alice eh, di ba? Mindset mag-first kill. Safe ako eh. Pero, edi ang gawin mo, mid-flight nung first kill. Sabayan mo na Way of the Dragon. Hindi na mahalaga yung damage, na mahalaga, basta na-control mo. At napigil na may first kill. Riva there, providing some vision. And look at that. I was thinking Cignal Ultra is the better control of this game. Pero, ganda pa rin ang spread nila sa mga mapa natin. Pero kahit papaano din, hindi, patay pala sa tore. Patay sa tore. Oh my God. And Cignal Ultra, kailangan nila maging concerned dito. As you can see, the execute. Never ever do that. Kahit may second skill ka, may sand guard ka, mga kaibigan, may execute ka pa rin sa mukha. Totoo yan. Para sa part na yan, let's see here. Chujin, pwedeng sustain. Pew is also there. Siguro, alam mo yun, sa late game din eh, mag-i-scale naman ng isang Lunox, di ba? Kahit pa paano, grabe, Rebo, hanggang sa dulo na walang hanggang kanyang kakatagalan. Sa isang buhay niya, Carl Z, a little bit of a trader towards Imba DJ, aba-abante pa si Rebo dito. Bumaste, grabe namang mga habit sa Bren Esports, but it doesn't matter, Rebo with the backup. Sabi ni Curtis, si ako talagang Diyos. Yeah, ganun talaga yung mga God carries ng MPL. God carry. Risky plays Risky plays, pero risky wins din eh. And that's it. Double kill, just like that. Parang nawala ng puso doon sa may badantas. Mga member Cignal Ultra nung nakuha si Hades ngayon. Mga kaibigan, it'll be the first Lord take doon ng mga taga Bren Esports. Disaster strikes mga Cignal Ultra. At bago nangyari itong lahat na ito, ginawa nila yung pinaka-rookie mistake sa lahat na hindi ko gets bakit ang MPL teams ay ginagawa pa rin, which is to kill the tank. Particularly back siya. Bakit mo nga naman kasi uubusin lahat ng kapangyarihan mo, lahat ng effort mo para sa bagay na hindi mo makuha, which is to kill a back siya na may revitalize. That's ulti. It's impossible. Hindi mo nga alam, back siya parang mga bashers si Antol, di ba? Pag pinatulan mo,
Ikaw talo. Ikaw ang talo pag kumatol ka. Pag kumatol ka. Pag yun. Pinalo mo yung backsha, ikaw yung talo. backsha nga eh, di ba? Backshers nga eh. Para sa'yo, para yung isang masamang relasyon. Di ba? The more you stay, the more you are hurt. Tama. Kaya, don't hit your tanks. Huwag yung pumatol. Huwag kumatol. Huwag mong banatan yung tanks, mga kaibigan. Checking into the items here. Okay, on his way to Legion Sword yata ito, si Lancelot, no? Yep, so going for Blade of Despair eventually. And I think sobrang kailangan nila. Pero baka makaulan na sila ng oras dito. Oo nga. As the push commences, top lane. Ito yata yung sinasabi talaga natin. Early pa sa maaga, yung game na dinadala naman. Bren Esports, uy, suppressions! Pero naka-winter trenturing naman si Pew doon. Naka-delay pa rin kahit konti ngayon mga member ng Cignal Ultra. Pero kita mo si Hades, biglang nawala. Binura, dito nila Flopsy na may kasamang Lasty. Habang sa may mismong base, tinina na Torre doon. Lasty will not be able to walk away. Sunod na target may be yung Flopsy. Can't see na nag-traceless din. Lupit na mga dash ng Bren, ha. Pag ano, pag rank 1, pag top 1. Top global na mga dash eh, no? Okay, sa base. Daig pa si Tony Hawk. Daig pa yung mga nagpaparkour kung bumingin, ano, kumapit sa patalim. Kung mag-dash. Kung hindi ikaw yung naglalaro, pero ikaw yung kakabahan. Iba. Pag ano talaga, parang sobrang mong, mas pro pa yung kamay mo sa'yo. Man. Iba talaga gumalawa, bro. Okay, iba going talaga. Back dun sa nangyaring clash, still you're gonna give it to Bren Esports. Maganda pa rin yung nakanilang nakuha. Death on supports. Yun naman din yung nakita natin. Sabihin na natin, 2-4 nothing or 2-4 whatever. Pero tingnan nyo muna yung quality ng kills ng Cignal Ultra. Masaya pa rin ang Bren Esports doon sa trade-off na yun. Totoo. Maganda ng term na yun, Wolfpack. Quality of kills, no? It's actually on the kill distribution din talaga, yes. No? And nagkita pa rin ng KDE. Ni Maricard si dito, pero Pride breaks out. Leaker out. Ginawa ni Few dito, tapos dumiretso ng buff. Habang kung yung dragon natapos na ngayon, text sa human form para ma-zone out doon, mga taga-signal ultra. It's gonna be Khalid. Biglang wala. And of course, yung connection si Chuji naman na naging orb pa doon si Few. Chuji would have to walk away. O, dalawang with wings. Sige, go for it. Chaos Darkening. May minion na dumating. Hinahabol dito yung Alex natin. May outplay kaya ano kayang swag play gagawin dito? Chuji, hindi nag-switch. Mga mind games eh, si Chujin. Play of your life. Play activates your the life. Ultimate. Play of your life, tol. Bilis. Ankle breaker. Kung ano man. Ano man. Goes for Luxty. Second brilliance. Oh, outplay. Okay, walks okay. Away. At may backup na doon ng mga member ng Signal. Oh, Cartesi. Highlights na lang yan eh, di ba? Cartesi naman on to the side. Kites away. Mahagip. Meteor shower. Pero kahit pa paano, okay Chujin. Pa rin. This is gonna be Chujin. He wants to go for the tag. Swaps in with his first kill. This is a very fun match sa totoo lang. Eto na yon game, kumbaga, career versus career na yung nangyayari dito. At least yung idea ng Cignal Ultra dito, si Chujin sabi niya, sinabi sa akin ni Coach, play like your life depends on it. At mukhang ganun yun. Tinotoo. 3 versus 1 eh, sa baba. Grabe! Ito, pag ito na drag out, sinabi natin guys, counter yung backs sa Alice. Pero medyo mahirap siyang counter pa rin i-pull off. Kasi, pag late game. Pag inisip mo, Alice counters, backs counters Alice, sa anti-heal lang po yun. Pero may isang strength yung Alice sa late game eh. Yung kunat tapos yung mobility. And Winter Truncheon, actually, di pa siya nagpapakunat dito ah. Di pa. Wow. Scaling lang, Blood Orbs lang ang puhunan to. Season 2. Sabi niya, season 2, season 1, Alice tayo. Oh, ano nangyari sa'yo? Spirito ni Design yan. Ano ba yun? Alice runs deep sa Cignal sa Ultra. Cignal Ultra, hindi na wala yan. Burns nga yung logo ng Cignal Ultra eh, di ba? Kaya Alice pa. Hit the tank, ladies and gentlemen. Rebo dito, salok-salo. Pero maraming naiba to. Mga membro dito ngayon ng Cignal Ultra. Brilliance was forced out against a few. Abante dito sila Ben Sanity. Chaos Darkening naantay. Ang ganda ng playstyle ni Few dito. Ginaman niya yung Winter Trunch para makapag-save up ng onting oras para makapag-Chaos Darkening. Tapos re-engage na ginawa lang din. At naman siya nagsend ni Rhea. And that's gonna be the swing by. Carl C medyo late sa party. May Ben pa sa Gendi. Tapos si Ben Sanity naman would be the next one. Killing spree secured here by the main core of Bren. Ay, hindi. May bonus pa. Ayun. Habol pa rin kay Rhea. Chuji na re-engage. And of course, that's the play of his life, ladies and gentlemen. 4v1. Pero yun, double na. Tons of damage being delivered here. May Winter Trancher pa. Nakaswap pa sa first kill. There goes Chuji. Pinatid na ito ka ng Lord. Will he re-engage now, tol? Still, the disruption is there. Pero may Lord talaga. At hindi na siya tinatanong ni Rebo. Tinapos pa rin. Mga ganyan mo. Hindi gagana yan sa akin. So, as good as Cignal Ultra looks like, mga kaibigan, kahit ginawa na nila yung lahat, nakutakan sa'yo ng Bren Esports. Fun games, no? I think that you will see the highlights later. Yeah. Na, si breakdown niya yung nangyari, but for me personally,